Dear Kuya Bono at mga kahugot, magandang oras po sa lahat. Ako nga po pala si Rick, isang licensed criminologist. Taong 2010 nang makarelasyon ko si May. Siya ay maganda, matalino, at masasabi kong halos lahat ng magagandang katangian ay nasa kanya. Minahal namin ang isa't isa, Kuya Bono. Ako ay sobra ko siyang minahal kahit na mga high school pa lang kami noon. May mga nagsasabi na puppy love lang daw ang pag-ibig sa high school, pero sigurado ako na siya ang pinapangarap kong makasama sa habang buhay. Bumuo kami ng mga pangarap ng magkasama. Sabi ko pa noon, hinding-hindi siya masasaktan sa piling ko at hinding-hindi ko ipagpapalit at mag-aaral pa akong mabuti para makatapos. Tapos pakakasalan ko siya. Alam ko na mahal rin ako ni May, Kuya Bono, kaya nang sa isang relasyon hindi yata nawawala ang mga pagsubok. Taong 2013, magtatatlong taon na ang aming relasyon. Ang sabi niya sa akin, ay nahuli daw siya ng kanyang tita na may boyfriend na siya. Nasa ibang bansa kasi ang kanyang ina, Kuya Bono, at broken family din sila, kagaya ko. Ang tanong ko sa kanya noon, anong gusto mo ngayon, mahal? Nang sabihin ko ang mga salitang yon ay tumitig siya sa akin. At ang sabi niya, mag-iwasan muna tayo, Rick. Mahal na mahal ko si May, Kuya Bono, at wala akong hindi gagawin para sa kanya. Kaso nga lang ay ilang buwan makalipas noon ay may nakapagsabi sa akin na may iba na raw si May. Noong una, hindi ako naniwala. Siyempre, alam kong mahal ako ni May at hindi niya yun magagawa sa akin. Kaya lang, hindi ko alam kung mabait sa akin ang Diyos at binigyan niya ako ng sagot na nasaksihan mismo ng aking mga mata. Totoo ngang may iba na si May. Opo, nakita ko mismo, kaya simula noon ay hindi na lang ako nagpakita sa kanya. Ngayon, Kuya Bono, ay graduate na ako ng criminology at pinalad po ako makapasa last year sa board exam at meron na akong karelasyon na si Jasmine. Well, si Jasmine, Kuya Bono, ay isang accountancy. Maganda siya sa maganda, Kuya Bono, mabait at masasabi kong mahal na mahal ako ni Jasmine. Ramdam ko yun. Kaya nga lang, Kuya Bono, ay may pagkakataon na naaalala ko si May. At minsan kinakapa ko ang aking dibdib at tatanungin ko ito kung may nararamdaman pa ba ako kay May. Si May, Kuya Bono, ay nag-chat sa akin 3 months after ko siya makita na may kasamang iba. Siya ay nagmamakaawa noon na bumalik ako sa kanya. Pero hindi ako bumalik. Kasi natatakot akong maiwan ulit. Ano po ba ito, Kuya Bono? Closure? Pagpapatawad? Alin po ba dito? Opo, aminado ako na nagalit ako ng sobra noon sa kanya. Sabi ng mga kakilala ko dati ay single pa rin si May hanggang ngayon. Ayoko pong makasakit, Kuya Bono. Pero hindi ko kaya magsinungaling kung tatanungin ako kung mahal ko pa si May. Pero mahal na mahal ko rin naman si Jasmine at hindi ko siya kayang talikuran. Ano po sa tingin niyo, Kuya Bono at mga kahugot? Si May ba na alam kong mahal ko pero minsan na akong sinaktan, o si Jasmine na alam kong mahal na mahal ako?
Ilang beses kong pinag-isipan kung ibabahagi ko ang kwento ng aking pag-ibig, Kuya Bono. Kaya andito na ako sa sitwasyon na kailangan ko nang magpasya kung ano ang dapat. Ano po ba ang dapat kong gawin para matahimik na ako? Sana po mabigyan ako ng maliwanag na dahilan para gawin ko ang nararapat. Para sa katiwasayan ng puso at isip ko, sino po ba ang aking pipiliing mahalin at makasama habang buhay? Si May ba na sobra kong minahal ngunit sinaktan ako pero bumabalik? O si Jasmine na ayaw ko sanang masaktan ng dahil sa akin? I hope you can help me with this one. Maraming salamat mga kahugot. Truly yours, Rick. Together as one solid kahugot sa Kahugot BF Live. Kahugot BF Live. Ayan na, magandang gabi ulit mga kahugot. Na-screenshot ko yung mga nauna kaninang nagparamdam. Kung hindi ako nagkakamali, saan tama ito? Shout out kay Ria M. Javier. Magandang gabi sa'yo. Sumunod si Paul Sherwin Ramones Ablao. Long time no live, kuya. Okay na ba dyan sa Cagayan? Nandito kasi ako sa Nueva Ecija eh. Apektado ko rin kami dati na wala lang kuryente ng isang araw. May maraming nasira. Kaya lang, so far, wala namang pagbaha. Ederlyn Angangan, magandang gabi sa'yo. Yun yung unang tatlong nauna kanina. Trina G. Patayan, watching from Dubai. Okay, at mula kay Jeneline Lopez Dawang, Hong Kong, watching po. O yung pagpapayo nyo, makakahugot asan na. Ayan, sa susunod siguro yung mga pieces of advice para kay Rick. Samantala, we'll just play one song and then after this, magbabasa na tayo ng mga pagpapayo para sa kahugot nating si Rick na medyo naguguluhan. Si ex ba o si present ang kanyang tutuluyan? Can I call you babe? That's where I do the worst. Ngayon na may problema ako. Ni isa pa sa inyo minagtanong sa akin kung okay ako, kung ano nararamdaman ko. Relationship problem? Kahugot PF na yan. Kahugot PF is Kahugot Problem Files. Ito na yung piece of advice mula sa kahugot nating si Cargi. Cargi, mas piliin mo lang yung iyong present. Alangan naman na iwanan mo yung present mo. Yun lang ay kung ginamit mo lang si Jasmine para makalimutan mo si May. Hindi ka naman mahuhulog sa iba kung mahal mo po yung nauna. Ayan, tama. Ang tanong ngayon, kahugot, mahal mo ba talaga si Jasmine? Rick, yun ang tanong sa'yo ni Cargi. Assumption Lynn Agtarap. Sorry Kuya Bono, I'm late. Pa-shoutout na lang. Watching from KSA. God bless and keep safe sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Wala naman kay Leonard Pastor Pascual. Sa kalagayan mo ngayon, kailangan ng masiyasat na pag-iisip kasi konting pagkakamali mo lang sa pagpili ay mahirap nang baguhin. Oh, tsaka mahirap magsisi sa bandang huli, hindi ba? Javelin Balagod Buya, kay tagal mo nawala. Wala naman nagsisend ng problema eh. Kaya parang okay lang lahat. Kaya meron tayong dalawa ngayon, meron pa bukas. So, ngayon at bukas, bukas sure na yon na magla-live ulit tayo kasi naka-ready na siya. Hinihintay niyan yung ating pagpapayo.
Mula naman kay Raul Agustin Abarquez, for me the present. Okay, si Jasmine. Kasi mahal na mahal ka niya. Not like yung isa, nagmahal siya sa iba. Nakasalukuyan pang kayo. Marxis. Valesa Guanizo, hi sa'yo. Mula kay Marjun, Joy Clark, Blend Danao. Ngayon ko lang po na chambahan tong live mo kuya. Kasi kapag nanonood ako late na, mga ilang days na or week na ang nakaraan. Mga 3:30 PM pala dito sa Qatar kapag nagla-live ka now. Alam ko na. O, 8:30 tayo usually nagsisimula. Ayun. Ingat-ingat dyan. Payaman lang ng payaman. Kasi pahirap ng pahirap ang buhay. Kaya mag-ipon kayo. At magpayaman pa more. Para pag-uwi dito sa Pilipinas, eh, big time. Wala mga Paul Sherwin Ramones Ablao. May, had you at your best, Jasmine, had you at your worst? Obvious pa ba ang sagot? Rick, oo, alam ko everyone deserves a second chance, pero nakakasiguro ka na ba na hindi niya na yun uulitin? Oo, mahal mo pa siya, pero nawawala din yan pag laon. Tanggapin mo na lang sa sarili mo na iba yung nakaraan sa'yo, yung natanggap ka. Noong down na down ka, yung bumuo sa'yo ng wasak ka, tapos nung mabuo ka, babalikan ka. Hindi pa ba obvious ang punto? Sana makatulong kahit magulo. Oo nga. Alaka kasing punctuations.